Noong kasing pumayag ako sa kondisyon ni Mama, pakiramdam ko, masama akong tao. Ate, ano ba talaga? Ano ba talaga yung binigay ng kondisyon ni Mama, ate? Mama, Mama, tulungan niyo po ako mapagamot si Anselmo, Mama. Mama, 20 mil lang po yung kailangan ko, Mama, para ako niya na, Mama, tulungan niyo po ako. 20 mil? Kaya nga ng sinabi ko, maliit na bagay. Pwede ko pang dagdagan yan para makapagsimula si Anselmo ng bagong buhay niya. Talaga po, Mama? Mama, maraming salamat, Mama. Gusto mo siyang maoperahan, di ba? Opo, Mama. Gusto mo siyang gumaling. Opo, Mama. Gusto mo pang madagdagan ang buhay ng Anselmo yon. Opo, Mama. Mahal mo siya? Opo, Mama. Sobra po. Kung mahal mo talaga siya, dapat handa ka sa kung anumang kondisyon ang ibibigay ko. Mama, kahit ano po gagawin ko po para po kay Anselmo, Mama. Ganyan! Ganyan dapat! Dahil ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo, hindi puro kilig. Ang gusto ko lang naman ay makilala ang hampas lupang yon. Pero anong ginawa mo? Itinago mo sa akin. Sinuway mo ako. Pwes, eto tayo ngayon. Tutulungan ko ang pinakamamahal mong Anselmo. Kung maipapangako mo sa akin na hindi na kayo magkikita. Mama! At pupunta ka na sa Amerika! Oh. Bakit naman po ganun, Mama? Are, ayaw mo? Mama, hindi ko... Mama, wala na po bang iba, Mama? Mama, huwag naman po yun. Ikaw. Ikaw ang bahala. 20 mil. Para kapalit ng buhay ni Anselmo. Sobra, ate, no? Ano? Ito pa. Nauparahan si Anselmo. Hindi ako umalis ng bansa hanggat hindi ko nasisiguro ligtas siya. Diyos ko, maraming salamat po sa lahat ng biyayang binigay niyo po sa akin. Higit sa lahat, salamat dahil ipinagkaloob niyo sa akin si Anselmo at pinayagan niyong madugtungan pa ang kanyang buhay. Kayo po ang pinaka nakakaalam kung gaano ko kamahal si Anselmo. Doon po ako humuhugot ng lakas para isuko ang sarili kong kaligayahan sa paghahangad na mabuhay pa siya ng mas matagal. Si Anselmo, itinuro na sa akin ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig pala ay ang panahong iniisip mo ang kabutihan ng mahal mo. Higit pa sa sarili mong kaligayahan. Mas mamatamisin ko pang isipin na hindi ko man makasama si Anselmo. Nabubuhay naman siyang masaya at masigla. Kahit sa piling ng iba. Diyos ko, sana po dumating ang panahon na patatawad ako ni Anselmo. Ate! Ate, ano ka ba naman? Pag ganun-ganun lang, sumuko ka na! Bakit ka sumuko, ate? Ate! Hindi mo ako naiintindihan, Tinidora.
Dahil kay Anselmo, natutunan ko kung paano magmahal ng tunay. Kung paano unahin ang kabutihan ng taong mahal mo kesa sa pansarili mong kasiyahan. Kaya bigla na lang pupunta ka ng Amerika, ate. Kayo ba? Walang sinayang na oras si Mama. Siya mismo ang nag-empake ng maleta ko. Fiance! Sige na! Bilisan mo! Iligpit mo na mga maleta at baka mahuli pa sa aeroplano ito si ni Dora. Ang bagat, bilis na. Mama! Selma! Lakas ni Mama. Mama, hindi na po bumabago yung isip niyo, Mama. Alamawan niyo na, Mama, huwag niyo akong iwan. Hindi na. Sige na, sumakay na kayo. Sakay! Kung ito na sa senador, gusto ko siya makausap. Itinira nung doktor yung case me. Sabihin mo nga sa akin, yung totoo, sinong nagpagamot sa akin, Evito? Anselmo, mula nung inoperahan ka, hindi na siya bumalik. Hindi ka man lang sinilip. O kinumusta? May isang pilantropo na gustong tumulong sa'yo na hindi man lang napakilala. Iniwan ako din ni Dora. Okay lang, kailangan ko siya. Kasumuko ni Dora. Dumating ang araw, maintindihan mo na para sa iyo rin itong ginagawa ko. Panalo ka na, Mama. Ingat ka. Mahal kita, Anselmo. Nagpaalam kay Anselmo. Masakit. Pero naniniwala ako. Ito daw yan, Gingging. Yun ang tanging paraan. Huli ka! Yun ang tanging paraan para magawa ko ang kondisyon ni Mama. Ang iwan at tuluyan
mama. Ang sakit. Akala ko mahal mo. Lumaban ako para sa wala. Thank you.